This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. When we were talking about this, did you guys think this was gonna happen? Ako na ba? Ganito yun. Ako, I'm a very real, I'm a realist. Okay. Una-una, ano, again, sige, yung idea na pupunta kami ng Amerika, yeah, even before you offered, mm-hmm, ang kinukuha, gusto ko lang ikwento to, ang kinukuha all the time, ako lang, singer. Right. Yeah. Wala akong narinig na, dinig natin yung buong banda, ako lang talaga. So, yung mga ganong klaseng mga offers started mga 2007, 2008. And all the time, ganun palagi. So ang tingin ko, parang malaki ang risk kung kukunin kami as group, mas malaki ang gastos, mas malaki ang cost. So ang gusto nila mangyari, iko-combine ako with the other lead singers. Right. And tapos o kaya isang main band, tapos isa kukunin ako as a singer, sila yung tutugtog for me. Ngayon, okay naman lang yun eh, di ba? Okay lang yun. Kung halimbawa ay nakapunta na kami before, right? Yes, nabanggit mo sa akin yun. Yan, eh hindi pa eh. So sabi ko, I don't want to be selfish. Ayoko na ma-miss out nila yung opportunity na ano, na magkasama kami, magpa-perform for the first time. So tinis ko talaga yun. Naghintay talaga ako ng invitation na promoter or producer willing to risk and get the whole band. Tinis ko yun so many years. Wala pa rin. Tapos meron din naman nagtatanong about na about the possibility the whole band rin. Pero hindi bumabalik. Okay. Available ba kayo? Ganyan-ganyan. Mm-hmm. Oh, pero hindi bumabalik pa ako eh. Hindi wala. Talaga bumabalik eh. Ito! Nag-uusap kami nito. Marvin, ano ba? Ako nakakati ba nalala mo yun? Mm-hmm. Hindi kita tinext. Tinawagan talaga kita, di ba? Umagang-umaga. Hello? Mm-hmm. And then nung tumawag na si Paco, parang hindi pa nila ako makapaniwala kasi dahil sa so many disappointments. Mm-hmm. And sabi ko, okay lang din kasi at least tumawag si Paco. Tapos parang nag-stop ulit yung tawag mo. Mm-hmm. Yeah. So sa isip ko, baka ano, parang katulad din ng before na tumatawag sa akin pero hindi babalik. Kaso hindi, bumalik ka eh, tinapos yes, mo yung deal. Yes, naman. And yun na nga, tsaka, pero alam mo, hindi pa rin nawawala sa isip ko na baka hindi pa rin matuloy. So talaga sa isip ko, may offer, sige parang umaandar, pero any moment now, pwedeng huminto yung process. Right. Pwede parang hindi kami matuloy. Kami naman ni na Jonathan, ni na Mark Mercado ng Attitude, kami, we were like, tuloy to. We were really thinking na sana lang umuo sila sa kombinasyon. Because ang ganda nga ng post-pandemic. We were even, you know, we were really optimistic na ang ganda ng title, sana pumayag sila sa title. So nung alam niyo na nung nilatag na namin ni na Jonathan ni na Mark na South Border ni Colors. Although alam ko na yung sinabi niyo, what was going through your head nung sinabi namin na ganun? Ano, sa isip ko talaga, papayag ba yung South Border? Which by the way, yun din na sinabi nila nung tinanong namin. Ganun naman ang response nila. Ang galing, no? Tapos, sabi ko, okay, yun lang naman ang concern namin. Hindi namin sinabi na ayaw namin. Talagang, it's an honor din na makapag-perform with South Border. And I know na pabalik-balik na rin sila dito. So, so obviously may demand sa kanila. Remaining question is, kamustang reaction naman sa amin bilang first timer? Meron din ba talagang true appreciation? Meron. Na ano, ng grupo namin, ng music namin? Meron, di ba? Yung producer mismo. Thank you. Thank you. Yeah, at the back of my mind, syempre, inisip ko. Slang, brada. Back of my mind. Inisip ko, ano? Ano pa lang tayo dito, Syempre. At the back of my mind. Ano naman, inisip ko, hindi, meron pa rin nakakakilala sa amin, syempre naman. Pero yung willing to buy the tickets,
Meron kaya, sabi ko. Kasi ano eh, na-accept ko yung reality na baka wala lang talagang kaming demand sa US. They know our songs. Pinaiyak mo ako eh. Ganun pa ako eh. They know our songs, pero walang demand na makita kami on stage. O ganito ha. Okay. For the record, guys, nung pinag-uusapan namin to kami, si Mark tumawag sa Hanpax. Kausap ko, misis ko. Oh, South border ni Colors. Sabi ko, magandang ano yan, idea yan. Dahil nag-uusap na nga tayo. So ito talagang now I have backing from people here na talaga. So kumakain kami ni Janelle. Sabi ko, baby, South border ni Colors. Mm-hmm. Sabi ni Janelle. And Janelle was born 1987, ha? Mm. So sabi ni Janelle, ano ba kanta ng Neo Colors? Punta kami Spotify. Uh-huh. Alam niya lahat. Oh my God, I'm a fan! So di ba, na-excite din. So todo lahat. And then sabi nga ni na Jonathan na parang kayo ang dahilan kung bakit talaga kami nagtuloy-tuloy and all that. So it was really meant to be. Pero kayong apat, kasi silang dalawa ang una namin kausap eh. Mm-hmm. Anong reaction nyo nung nalaman nyo mangyayari to? Mm-hmm. Oh, ako. Oh, tayo. Hindi, pero tayo kasi. Kwento mo, Marvin, yung kung paano tayo nag-usap. Talagang kinulit na talaga kita eh, di ba? Anong reaction mo nung tumawag ako ng umagang-umaga? Unang-unang, aga-aga ko tumawag. Hindi, unang-unang natawa ako. Yung ano, kasi yung, kasi yun nga, bagong gising ako. Yeah, no, kami kasi dalawa, puro kami jokes lang sa Facebook, ganun lang kaming dalawa. Okay, go. Tapos yung ano, si Ito kasi very thorough nga siya doon sa mga detalye. Ito, ano. Yun. Eh yung ano, tapos tinatanong ako ni Paco, yun, bro, ganun ba talaga si Ito? Yung ano, yung ang iksi nung tanong ko pero ang haba nung sagot niya. Kasi yung totoo pa ako. Ako ng tao. Sabi ko, ay, ganun lang yun. Sabi ko, matutuloy yan. Tapos balik na naman ako sa'yo. So you knew na may sinasalang na tayo, di ba? Okay. Ikaw, Josel, nung sinabi nila na pupunta tayong Amerika, what was your reaction? Sabi ni Ito, Josel, okay ba sa'yo na tumugtog tayo, New Colors, sa Amerika? Oo! Oo naman! Pero dadagdagan ko yon. Sabi ko, oh Giselle, ano, okay ka ba sa US kung available ka? Sige, oh, bakit hindi? Akala ko may dugtong eh. Bakit ka maayaw, di ba? Okay, wow. Ninyo. Usually dito sa grupo na ito. Kwento mo paano mo oh, hindi ko pa alam na something's brewing na pala. Usually kasi dito sa grupo namin, ako yung pinakahuling nakakatanggap ng balita. Kaya, yun. So nag-uusap tayo dun sa Zoom. Podcast, di ba? Podcast, oo. Oh, tapos, sa middle of that, sabi ko, Pax, drums ba yung nasa likod mo? Uy, okay, mukhang maganda. Sabi ko, pwede bang pasubok? Sabi ni Paco, oh, kasi pupunta ka rito para subukan talaga yan. Ako naman, wala akong idea. Paano ko masusubukan yan? Eh, layo-layo yan. Kasama namin si Michael. So, hindi ko alam na nag-uusap-usap na pala sila na... Oo nga, mukhang may plano na silang dalin kami rito. Yun pala yung nangyayari na wala akong kaalam-alam. So, eto, andito ako ngayon. Parang dream come true nga nung nakita ko to eh. Kaya, yeah. Anyway, ayan, oo, nagpicture-picture na ako dyan kanina. Parang tourist spot para sa akin itong drum set na to eh. Yun naman yung dating sa akin ng balita na yon. Nauna pa, yung chismis. Kasi official... Oh, so nung nalaman mo na sa akin, ikaw na nagtanong sa kanila? Ah, yun pala ibig sabihin ni Paco, napupunta kami doon. Okay, sige, yes. Yes ako, syempre. Ikaw, Paco? Syempre, natuwa. Kaya ang sinabi ko sa inyo, makikita ko na mga magulang ko sa kuya ko. Kasi nung nagbabarko ko, di rin kami nakita eh. Ang layo nila eh. Florida yung nababaan ko eh. Aha. Yung kaya sabi ko, salamat Pax ha. Yeah. Nakikita ko na ulit magulang ko. Si Paco talaga nung pag nag-uusap kami, nakakatuwa. Kasi may pinagsamahan din. Magkumpari kami because yung mga anak na, inaanak ko yung anak niya, inaanak niya si Heaven. Yes.
and all that. Ikaw rin, inaanak mo si Heaven, di ba? So kumpare ko pala itong dalawang to. And reunion of sorts, right? Yes. What are people going to expect from you guys, ito? Like this, yung relationship nyo kasi is so unique. Number one, you inspired us, Intro Voice, and in return, ang dami namin na inspired din na ibang artists. We always look up to you guys, you know, like I'll always be a fan. And I think yung mga kantang ginawa nyo, kasama, ano eh, sinamahan nyo ako nung bigo ako eh. Lagi ako nabibigo. Lagi ako nababasted eh. So, oh, so. Come on. Alam mo, man, so long na. Totoo eh. Alam mo na Jonathan yun. Parang, ano? To the point, oh. Totoo yun. Totoo yun. Yung mga pa ako, ganun. Kaya siya pa natin nababasted kasi gusto niya ligawan. Okay. Pero talaga, di ba, parang habang malungkot ako sa kotse, di ba, mamaya kakanta na si Ito sa tabi ko, hey, baby. Talagang ano, no? Okay. Pero totoo yun. Kaya nga nakakatuwa nga na ano eh, na nandito kayo because para sa amin lahat na nandito, this is surreal and so real. Mm-mm.